pastors appreciation. Why is our pastor's anniversary so important? No one can say for regarding about pastor appreciation. Alam niyo po ba na napakahalaga pala ang araw na ito, ang buwan na ito para sa mga lingkod na Diyos. Pastor Appreciation Day is the perfect holiday to show your pastor praise or minister just how good of a job he is doing and to give him encouragement to keep the good word up. Kung walang ito na po ay isang napakahalaga. It is the perfect holiday to show your pastor. Bilang mga empleyado po, pagdating ng mga holiday po ay tumutuwa po tayo mga empleyado. Hello? Yeah. Amen. Katulad ko po, pag nakakarinig ako ng holiday, hindi na po kumakali. Gusto ko na po agad. Why? Sapagat, bihira po sa taon, bihira po yung mga holiday. Mahal na alam, Christmas Day, New Year, yung mga holiday. At pag nagkaroon pa lang special holiday, iba na po na saya. Alam ba ba't isa po ay umuwi po sa kanilang mga probinsya o tahanan. Tingnan po ninyo. Pastor Appreciation Day is the perfect holiday to show your pastor, priest, or minister just how good of a job he's done and to give him encouragement to get the good work up. Isa po napakaganda. Kapag ang isang tao ay na-appreciate po niya ang kanyang pastor o lingkod po ng pamilya. Pastor are ordinary human being with limited energy, limited time, limited strength. They also need time of grace and recreation. They have dull days and dry time in their faith walk. Just as you and I do. Discouragement can come when a pastor face realistic expectation or verbal discouragement from the very people he is serving. Alam niyo po ba na sa buhay po ng mga lingkod ng Diyos, sa buhay po ng mga pastor, isa po nakaka-encourage po lang sila ng discouragement. At sa bawat buhay po natin, nakakaranas po tayo ng discouragement. Hindi po yan may iwasan po sa bawat buhay po ng bawat isa. Lalo na na po ang lingkod po ng Panginoon. Hindi ko po makalimutan. One time si Pastor Arman po ay lumapit po sa akin. At siya po ay na-hurt. Sabi ko, grabe. Yung first time na makalimutan ka na sa lingkod po ng Diyos, tapos sasabihin sa iyo yung nararamdaman ko din. To open yung kanyang mga nararanasan sa paglilingkod po ng Panginoon. Napakasakit po yung ganong time na sa buhay ng paglilingkod po sa Panginoon, yung makakarinig ka, makakaranas ka ng mga discouragement. Nararanasan po natin ito. Maging po sa inyo, sa inyong buhay Kristiyano. Kasi nakakaranas, nakaka-encounter po kayo ng discouragement.
Pero alam niyo, nung narinig ko po yung Miss Alex kanina sa lindot ko ng Diyos, yung sakit ko niya, naranasan ko din po yung sakit na naranasan ko niya. At alam niyo po ang napakaganda sa kanyang nararanasan na sitwasyon sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. Hindi po siya tumigil sa Panginoon na paglilingkod sa ating Diyos na po. At tignan niyo po kayo. Sila po ay isa lang ang katapag-uro sa kanyang case. At nagagalang po ako sa kanyang buhay dahil doon sa mga discouragement na kanyang nararanasan ay patuloy siya paglilingkod sa Panginoon. Sinitabi ang kanyang mga nararanasan mga sakit at ipinukos ang kanyang buhay sa paglilingkod ng paglilingkod ng sa Panginoon. So why? Why is our pastor, anniversary, or appreciation so important? Bakit napakahalaga ito? Bilang isang lingkod po ng Panginoon, napakahalaga po ang araw na ito. At nawa, bilang mga mananampalataya, dapat hindi lang po sa buwan ng October maka-appreciate po ang lingkod. Amen? Amen. Not in this man only. Dapat sa buong buhay po natin na paglilingkod sa Panginoon, ma-appreciate po natin ang mga lingkod po ng Diyos. Hindi lang po sa buwan po ng October. Every day, ma-appreciate po natin ang mga lingkod po ng Diyos. Ano po ang sabi niya? Pastor, our ordinary human being with limited energy. Sila po ay napapagpapagting. Sila po ay nanghihina. At limited time. Alam niyo po ba? Nakamaling po tayo sa ilan yung hinahapon at oras. Kung isang kinakapos sila sa oras. You have limited time. Unlimited the pastor needs your encouragement. Ipanalakasin sila. Patibayin. Ipanalangin. Mayatak mo yung pastor mo. Matapit mo yung pastor mo sa palikat niya. Ayun pala sa time na yun, may problema na nangihina. Isang kalakasan po yun sa lingkod mo ng Diyos. Sa kanilang pangarap,
kanilang gumagawa ng dalangin kayo. Hello! Ang tanong ko muli, kung nalangin niyo ba sa Pasko? Mas tumor pala, pagkagawa natin ang Panginoon. Bakit nga ba mahalaga, importante, ang anibersaryo ng mga Pasko? Ginawa ko siya ang anibersaryo eh. Pastor Appreciation Drive, nilagay ko sa tema po natin dahil why is our Pastor Anniversary so important? Mahalaga, sa isang mag-asawa pag dumating ang kanilang wedding anniversary, ang gusto ginagawa sa kanilang mag-celebrate kahit kumpi man lang yan. Kung isang lumalabas man lang, silpi-silpi ko, oh, mahal, di ba celebrate ang their wedding anniversary? Tama po ba? Bakit kaya hindi ko subukan?
susubukan yung sinasabi ko ng Biblia. Once na pinagpala mo ang lingkod ng Diyos, papalaan ka na. Lord, nung kinakusap ko niya si Moses, sabi niya, Moses, humayo ka at ituturo ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta. Tandaan mo ito, na ang sino mang magpapala sa iyo ay aking pagpapalain. At ang sino mang susumpa sa iyo ay aking susumpa. Tandaan po natin na kapag ikaw ay nagpala sa lingkod ng Diyos, hindi si pastor po ang gaganti. Hindi si pastor ang magpapala sa iyo. Ang sabi ng Bible, Moses, kapag pinagpala ka, magpapalahin ko sa iyo. Ang sino mang magpala sa iyo ay magpapalahin ko. Bakit na ba mahalaga ang ganitong sitwasyon? Dahil nilang po ninyo, nung hindi pa tayo nakarinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nasa kadiliman. Tayo po ay isang taong makasalanan. Kaya ang sabi po ng Romans 10, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Noon, wala po rito ang mamahagi ng salita ng Diyos. Pero sa buhay po ng isang taong natitindal ang pag-isal, na ipahagi niya ang salita ng Diyos at nag-invite sa mga lingkod ng Panginoon para magpahayag dito sa kubol ng salita po ng Panginoon. Kaya paano ba ba? Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila mapapakinig kung wala mangangaral sa kanila? At paano mangangaral ang sino man kung hindi sinuno? Kaya tingnan po ninyo, ang isang tao hindi po yung sasampalatay sa Diyos kung walang naririnig na salita po ng Panginoon. At paano sila makakapanalig kung wala nang mamahagi? Buong katalinuhan at pang-unawa.
chapter 3 verse 15, ang sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod. Ito po yun, napakaganda eh. Ang Lord, bibigyan ka ng isang pinuno para pamunuhan ka. Ang Lord, bibigyan ka ng isang pinili niya ng lingkod para pamahalaan, turuan, bahagina ng salitan ng Diyos. At alam po, sabi niya, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pangunawa. So this is why this day or this man is very important. Napakahalaga po. Pero po ako may isang kilala. May isang kapatiran na sa ngayon po ay napakaganda po ang kanyang buhay. Subit kami mag-uusap. Ang labi nito binibili sa akin, kapatid, mahalin mo ang mga lingkod ng Diyos. Sa kung kami mag-ingin, sa kung kami mag-uusap sa chat, tumatawag sa akin, kapatid, kumusta ang mga lingkod ng Diyos? Mahalin mo ang lingkod ng Diyos. Papalain ka ng alam niyo po ba ang style niya noon? Ikinipwento niya sa aking buhay. Alam mo, Brad, sabi niya sa akin, sabihin tayo ay sasahod. Sabihin tayo ay sasahod. Pagkasahod ko nito, paglabas ko ng opisina, alam mo, ginagawa ko noon, pumunta ka agad ako sa bayan. At ipinibili ko yung gusto namin. Ang Diyos ko po. Sabi niya sa akin, sa pinsasawa ko, ganun ang ginagawa ko. Umulahin ko yan, hindi mo na ako po huwi sa bahay. Sabi niya, bibilihan ko ng pagkain, bibilihan ko ng ulam ng pastor at idadaan ko sa kanyang bahay. At alam niyo po ba, sa kanyang patuloy na pagtatanim, at may bless sa lingkod wow, sa ngayon po, napakaganda po ang kanyang buhay. Kaya ang tingin niya sa akin, pwede mo rin sa akin, you know, ang pinakamahal sa lahat, ito na oras ang lingkod ng Diyos at pagpalain mo siya. Dahil nag-umpisa ang aking buhay, dahil nag-umpisa kung gaano ako pinagpala ng Panginoon, inuna ako ang lingkod ng Diyos. Itong last lang na kami nakita nung nag-agat kami sa pastor appreciation sa Venezuela. Nag-pidusa sa akin. At sabi niya, alam mo, pero hindi ko na para in-expect yung mga lingkod blessing. Sabi sa akin po, grabe ba?
Nakikang ganyan para kay Pasko.
suami saya diikutkan terus. Dia tidak datang dengan perkataan. Close. Ang mga palat mo parang sa lingkod ng Diyos. Kapatid na makahit ang blessing sa iyo. Open ang palat mo sa lingkod ng Diyos. Wow. Dahil bukas ang palat mo sa iyo, Panginoon, anak, bubuksan ko rin ang palat ko sa iyo. Hello? At pamamahalaan nila kayo ng buko at aliluhan at pangkawa. Kaya ang sabi ng Paul Petermini, kasi ito Timothy 4, 2 and 3, napakaganda po ito. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin niya mapapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matagang pagtuturo sa Diyos. Hallelujah! Tingnan mo niya ang sabi ng Timothy. Napakahirap po yung kanilang posisyon. Napakahirap po ang kalagayan po ng lingkod ng Diyos. Bakit? Tignan nyo, ang bilin ni Pablo kay Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ano ba? Pagsikapan mong gawin iyan, mapapanahon man o hindi. Bakit? Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Napakahirap dito eh. Yung himukin mo at pagsabihan ng mga tao, minsan pag sinasabihan mo yung mga tao, yung mga tao, masama ko sa tao, yung nag-a-address ka, yung nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, minsan hindi nila maiintindihan, ikaw pa yung isang masama. Kaya ang sabi ni Timothy, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matigang. Ano gusto mo? Ipatikin ko pa lang ang gusto mo. Araw doon, ano mo sa kanita? Uli ba lang nila ito? So, pastor, makikita mo yung puso ko niya. Dahil nandoon ang pagsisikap, pagtitiga sa kanilang kaya po yung ugali ng pastor na ito po, na nagwara na rin, kaya naman din, ang gawa ka. Limara ka din, mapag-ilas. No? Kaluluhin, kahit bukas na. Gusto? Kahit dalawa lang yan, kaluluhin. Ano ba ang sana? Himukin mo yung tao kahit na dalawa yan. Kahit patat niya, ano pa ang sabi niya? Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. At ano po yung susunod? At palakasin mo ang kanilang loob sa pamamagitan ng patsagang pagtuturo. Kapag ang tao po ay nakita niya na matsagahan ng tuturo, kahit tagal o kahit natin, hindi po masasayang niya. Makikita ng tao yan ay, talaga, sa talaga. Ang gano'ng bagyo, huwag matira, ibang kapitasi. Akin at kung gano'ng siya ko na akala, akin ako ang matira, check siya mo na ang harap sa mga. Hello? Misa na, ang lapit na ngayon, bakit natin tayo makaalam? Misa na, how hard did you pass ko? Nakatakta niya sa mga gano'ng sitwasyon. Hindi na, bakit? Ay, pinilis sila ng Diyos. Nakilakaran sila magtsaga, magtiis sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng magtsaga ang pagtuturo. Sapagkat, tingnan niya, sapagkat darating ang panahon.
ini sa gustong kaduruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hinig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo at walang ituturo kundi ang ibig lang nila. Thank you.
kilala sa kanilang lugar. Yung babae na ito ay isang napakayaman sa kanilang lugar. At ang babae ito ay iginagalang sa kanilang lugar. At alam niyo po ba ang ginawa niya sa likod ng Diyos sa bagat kay Eliseo? Nung si Eliseo ay umunta sa kanilang lugar, nakita po ito ni Shunammite woman ang buhay ng Prophet Eliseo sa kanyang pamamaraan. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa po niya? Pinagpala po niya ang propeta ng Diyos. In the first place na makita lang po niya si Prophet Eliseo na nangangaral ng salita ng Diyos sa kanilang lokal. Parang sabi niya sa kanyang asawa, "Mahal, ano kaya kung pagpalain natin ang lingkod ng Diyos na ito? Sapagkat nakikita kong mabuti siya ang lingkod ng Diyos. Igawan natin siya ng bahay. Remember? Igawan natin siya ng bahay. Bigyan natin siya ng matutulugan. Bigyan natin siya ng ilaw, lamisa, upuan. At kapag pumunta rito muli ang lingkod ng Diyos, dito natin siya patutuloyin sa pinagawa natin. Hello! Yes. Ay, grabe. Hindi ko niya inisip pa kayo sino ba yung propeta na yun. Hindi ko naman kinakalan eh. Pero hindi. Alam niyo po ba yung buhay po ng babae na doon, nakita niya po si Prophet Eliseo. The Lord opened the mind. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso at isipan. At nakita niya ang lingkod ng Diyos. Alam, sabi niya, i-bless ko ang lingkod ng Diyos. Buksan, binukas niya, binuksan po niya ang kanyang tahanan para sa lingkod ng Diyos. Yeah. At hindi po nagtagal, bumalik na si Prophet Eliseo sa kanilang lugar ng sabi, lingkod ng Diyos, dito na tayo. Sabi niya, Prophet Eliseo, wow! Balik ka na, sabi niya sa katulog niya. Kaya nga ma, magpapit po doon ang kanilang mga pagkain ay nakahanda na. Kung titignan mo, sa akin po pinag-aaral ko yung buhay ko ni Isha na may sa mga. At hindi ko hindi po naman ang ilala si Prophet Eliseo. Pero yung kanyang pag-welcome, ay napakaganda. Bukas na bukas ang kanyang puso at isipan sa lingkod ng Diyos. Alam niyo mo, na-deserve ko din, nakita na doon sa lingkod, sa prophet, at na yung maganda, mabuti siya. Hindi niya ipinagkait ang kanyang buntang kayamanan doon sa lingkod po ng Diyos. Welcome po niya ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Nasa kaso pinakain, binigyan ng mapapapakulangan. Ganun po sabi ni Prophet Eliseo, ay, pwede ito na hindi siya pakulain. Pakinig po kayo, tamagin mo si babae. Sabi ito sa katulong niya. At nung lumapit si Eliseo ng woman, tatangin mo kung ano pa ang kailangan niya sa buhay niya. Ano pa ang sabi ng Eliseo ng woman? Wala na po akong kailangan. Dapat yung buhay ko. Umalis si Shunammite woman. Pero si Prophet Eliseo, hindi mo magali. Tawagin mo muli. Ang sabi sa katulong, ano kaya ang mabibigyan natin sa kanya? Bilang ganti sa kanyang kabutihan. Ano po ang sabi ng katulong niya? Bungkod, Prophet Eliseo. Mayaman nga po sila. Kompleto na sila sa kanilang buhay. Pero ang kulang wala po sila. Hello? Tawagin mo. Ang tumating sa babae, magmula ngayon sa araw na ito, hindi ko nga maalala kung ilang araw yung sinanay na ito ng Diyos at
from now on this day. Huwag ko na akong pahasahin sa ating babae. Tama na yung buhay ko. Pero hindi. Sabi ni Prophet Eliseo, pag mula ngayon, hanggang sa mga susunod na buwan, Thank you.
Kung kahit 2 kilo bawal sa biro na eh. Na paano? Pera kayo, ma'am. Sa 2 sa kilo, pasya rin, pastor. Ano, pastor, balik ka na kita ng kusina na rin ngayon. Ang tamo ka. Tumabi lang. Ako, isa. Kaya naman, di ba? Kung bakit ako nagkaroon, lahat naman tanong din mo, palimutan ko sila na ito'y kulang ng pastor. Abutan siya. Lord, mag-pray yan, Lord! Kulang sa bayit ko din, Lord! Amalipinis! Mag-pinis niya. Sa labi ng katawan, ayaw, tamang tinturin. Sa labi ng mag-pinis. Ipasot, ipinis, ipasot ang katawan, ayaw, ayaw. Gracias.
akin? Amen. God be glorified.